Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral, ang ibabahagi ko sa inyo. Solong anak lamang si Carol dahil lahi ng kanyang mama ang sakit sa puso. Halos lahat ng angka ng mama niya ay sakit sa puso ang ikinamamatay. Kaya nang isilang si Carol ay halos nanganib ang buhay ng mama niya, mailabas lamang siya ng ligtas. Dahil humina ang puso nito habang naglilabor, sawa ng Diyos na iraos naman ang ligtas ang sanggol at maging ang mama nito ay ligtas sa panganib. Mrs., bawal na po kayo mga anak ha. Ikamamatay nyo na po. At ang anak nyo po, ibalik nyo sa akin. Pag-aaralan ko po ang problema niya sa puso. Mukhang nagmana po sa inyo eh. Saad ng doktor. Kaawa-awa naman ang anak ko. Sa dami ng mamanahin niya sa akin, sakit sa puso pa ang minana niya. Daing ni Belen. Ano pa bang magagawa natin? Andyan na yan eh. Mukhang kailangan kong kumayod araw at gabi. Malaking magagastos ng anak natin. Yung pabalik-balik lang sa doktor, malaking pera na yun. Wika naman ni Jan. Iyakin at laging irritable ang sanggol. Halatang may dinaramdam ito. At pag tumatagal ang iyak, nangingitim ito at nagpapanik agad si Belen. At takbo na naman sila sa doktor. Ano ba naman yung buhay mo pare? Ang pera nyo, lahat yata napupunta na sa ospital. Ang hirap pala ng ganyan ng lahi, ano? Namamana ng anak? Ani Jun, kaibigan ni Jan. Napapagalitan na nga ako ng mga kamag-anak ko, pre. Tad-tad na ako ng utang. Bakit ba naman sa dami kong girlfriend? Yan pa ang agad na namunti si Belen. Sana si Margot na lang. Kung may babalik ko lang sana, pre. Ani Jan. Balita ko, dalaga pa raw si Margot ah. Ayaw raw magpatali sa foreigner na siyota. At wala pa rin anak. Ang sexy ngayon pre. Wika pa ni Jun. Napangiti si Jan at maraming naglaro sa isipan nito. Babaero si Jan kahit noong binata pa ito. Kaya niyang pagsabay-sabayin ang mga girlfriend niya nang hindi namamalayan ng kanyang mga karelasyon. Dumaan ang mga buwan nag-aaway ng mag-asawa. Halos ang sahod ni Jan ay sa gamot at sa gatas lamang na pupunta. At nagsimula nang mairita si Jan at lagi na itong galit pag dumarating sa bahay. Nakakapagod na Belen. Kabibili ko lang ng gatas ah. Ubus na naman. At ngayon, may bago pang gamot. Aba, ano ko Belen? ATM? Pesting buhay to. Sigaw ni Jan. Ikaw lang ba napapagod? Ha? Ako man Jan, ganun din. At kahit gamot ko, hindi ko na nabibili. Inuuna kong gamot ng bata. Huwag mo akong sigawan. Peste ka rin. Sigaw rin ni Belen. Hanggang naging komplikado na ang pagsasama ng dalawa at laging away at nagkakasakita na rin ang mag-asawa. Edad 5 na si Carol at hindi na umuwi ng bahay ang papa niya at kung saan-saan hinahanap ng mama niya para humingi ng pambili ng gamot ni Carol. Ipapabarangay kita at ipapapulis kita. Tandaan mo yan dyan. Wala kang kaluluwa. Alam mo may sakit ang anak mo. Sigaw ni Belen habang nasa kabilang linya si Jan. Gawin mo na ang lahat. Wala na akong pakialam. Tawagan mo man ang lahat ng cellphone ng mga kaibigan ko. Wala na akong may bibigay sa inyo ng anak mo. At binagsaka ni Jan ang phone itong si Belen. Sa eksaktong dibo ni Carol tuluyan ang hindi na niya nakita pa ang kanyang ama at kahit patigil-tigil siya sa pag-aaral, pinilit siyang itaguyod ng mama niya kahit may sakit din ito sa puso. May ilang kapatid naman si Belen na tinatakbuhan kung pangkain lamang nilang mag-ina at ang gamot naman ni Carol, nalapit si Belen sa mga politiko at sa mga sangay ng gobyerno. Lakasan mo ang loob mo, Belen. Pag pinabayaan mo ang sarili mo, paano ang anak mo pag namatay ka? At baka sa kakaisip mo kay Jan at akihin ka sa puso.
Mag-isip ka nga. Sad ng mga kamag-anak ng mama ni Carol. Malapit na ako mapagod siyang. Wala na po akong malapitan. Para sa gamot ni Carol. Ang huling check-up namin, sabi ng doktor, pag napatigil ang gamot, baka lalong lumala. Natatakot po ako. At sana, pareho na kaming mamatay mag-ina. Hagulgol ni Belen. Awang-awa ang mga kamag-anak ni Belen sa mag-ina at si Jan tuluyan nang nawala. Huling balita nila may kinakasama ng ibang babae at patago-tago at nalabas ng Metro Manila upang taguan si Belen. Napilitang magtrabaho si Belen na masukan nito sa mga factory at naging kasambahay na rin. Patuloy naman ang pagpapagamot ni Carol at nag-aaral na rin ito sa tulong na rin ng iba nilang kamag-anak. Ganap ng dalaga si Carol at awang-awa ito sa mama niya, lalo na pag hinahapon na ito. Gusto nang tumigil ni Carol sa pag-aaral ng tuluyan dahil na rin sa minsang pag-atake ng kanyang sakit. Lumalaki na raw kasi ang butas ng puso niya habang tumatanda ito. Mama, tama na. Hirap ka na po. Hayaan niyo na ako. Unahin mo po ang gamot mo. Anak, kaya ko pa naman. Nakakontrata ako sa factory, anak. Baka kasuhan nila ako. Nakakahiya sa tiyang. Siya ang nagpasok sa akin doon. Okay lang ako, anak. Ani Belen sa anak. Nakagraduate naman ng high school si Carol kahit patigil-tigil ito at umidad na rin siya sa sekundarya bago niya matapos ito dahil lumalala na rin ang kanyang sakit sa puso. Kaya nanatili na lang siya sa bahay at may ilang kamag-anak na nag-aabot ng kanyang pambili ng gamot at pag wala, kailangan niyang magtiis. Isinusumpa kita, Papa. Lahat ng hirap namin, mararamdaman mo rin. At kung may anak ka na ngayon, sana maghirap din siya kagaya ko. Bulong ni Carol. Hanggang dumating na nga ang pagsubok ni Carol, inatake sa puso ang mama niya at inabot ito sa factory at dedo na rival ito sa ospital. Mama! Paano na ako? Paano na po ako ngayon? Isama niyo na po ako, Mama. Daing ni Carol. Nandito pa kami, Carol. May mga tiyahin ka pa. Huwag kang panghinaan ng loob, ha? Sad ng mga tiyahin ni Carol. Dahil sarili naman nila ang lupa't bahay na namana ng mama niya sa kanyang magulang, ayaw ni Carol na tumira sa bahay ng mga tiyahin niya. Nanatili ito sa bahay nilang nag-iisa at araw-araw siyang sinisilip ng tiyahin niya na nasa kabilang kanto lamang ang bahay nito. Isang araw may lalaking aali-aligid sa gate nila. Natakot si Carol. Agad tumawag sa isa niyang pinsan na nagkataon naman na malapit lamang sa bahay nila nang oras na yon. Hoy, bakit ka nakatambay dyan, ha? Sigaw ng pinsan ni Carol. Paglabas ni Carol ay nakilala niya ang naturang lalaki. Papa, ikaw ba yan? Anong nangyari sa inyo? Bakit mukha kayong pulubi? Asa na mga babae mo? Asa na mga barkada mo? Alam mo pa pala ang pauwi? At ngayon pa, Papa? Ngayon pa, nawala na si Mama. Sigaw ni Carol. Insan, tama na. Baka atakihin ka sa puso. Sansala ng pinsan ni Carol. Kumusta ka, anak? Ani dyan. Anak, baka mo? Ngayon kilala mo na ako? Dahil wala ka ng pera? Bakit? Asan ang bahay ng mga kabit mo? Ha? Muling sigaw ni Carol. Umalis na nga kayo. Baka mamaya atakin si Carol. Wala naman kayo maitutulong. Malala na ang butas ng puso ng anak nyo. Maawa naman kayo, Tito Jan. Umalis na po kayo. Inahapo na si Carol. Saad ng pinsa ni Carol. Umalis naman si Jan na lumuluha sa awa sa anak niya. Kitang-kita niya nga nahingalin at habol ang hininga ng anak niya habang umiiyak. Lalo pa nang malaman niya na malala na ang butas ng puso ng kanyang anak. Anak, sorry. Ang sakit makita ang kalagayan mo. Napakasakit sa akin na sa kabila ng ginawa kong sarap noon,
Hirap na hirap ka pala. Bulong ni Jan habang papalayo. Hindi na lumayo si Jan sa bahay nila. Pabalik-balik at sinisilip nito si Carol, lalo na kapag gabi. Nagsasabit siya ng tinapay at pagkain sa gate. Kinukuha naman ito ni Carol dahil akala niya bigay ng kanyang mga tiyahin. Wala nang trabaho si Jan at ang galit ito sa malaking kumpanya dahil nag-away-away ang mga babae niya at nagalit ang manager niya sa laking gulo na dala ng kanyang mga karelasyon. Nakikituloy na lang siya sa mga kaibigan at kakilala at ang huling check-up niya, binalaan na siya ng doktor na kung hindi magpapadialysis, hindi natatagal ang buhay niya. Pre, anong pasya mo? Naawa na kami sa'yo. Kailangan mong magpadialysis. Kung hindi, mamamatay ka, pre. Wika ng kanyang kaibigan. Hindi na kailangan, pre. Hanggat kaya ko, pipilitin kong mabuhay. Iaalay ko ang puso ko sa anak ko. Basta pakiusap ko sa inyo. Oras mamatay ako, ang puso ko, ibibigay nyo sa anak ko, ha? Bili ni Jan. Nanatili sa ganong sitwasyon si Jan. Pag may nag-abot ng pera, ibibili niya ng pagkain at isasabit niya sa gate ng bahay nila at kukunin naman ni Carol. Nakailang buwan na ayos naman ang kanyang pakiramdam, pero papayat na siya ng papayat at nilalakasan lang niya ang loob at natuto na rin siyang magdasal sa Diyos. Pero ang pagsubok ng tao talagang dumarating na lang ng walang abiso. Nagising na lang si Carol na sikip na ang kanyang dibdib, kaya agad siyang tumawag sa kanyang tiyahin. Tiya, hindi ako makainga. At nawalan na ng malay itong si Carol. Agad namang nadala si Carol ng kanyang tiyahin sa ospital at agad ang kanyang doktor nagsabi na kailangan na ni Carol ng transplant at kailangan gawin sa madaling panahon, kung hindi, mamamatay ang dalaga. Bumalik si Jan sa bahay nila at nagtanong-tanong sa mga kapitbahay bakit walang tao sa bahay nila at asan si Carol. Si Jan ka ba? Naku kang tao ka? Bakit mo pinabayaan ang anak mo? Nasa ospital ngayon at buti na lang naagapan. Patay sana ang anak mo kung di nakatawag sa tiyahin niya kaninang umaga lang. Wika ng kapitbahay nila. Hindi na nakapagsalita pa si Jan at tumakbo na ito pa ospital na para bang hindi niya alam ang kanyang dinaraanan. Tumutulo ang luha nito na patuloy sa pagtakbo. Hanggang sa pagtawid niya sa highway, isang mabilis na delivery van ang bumangga sa kanya at tumilapon nito at nang bumagsak, nawalan na ng malay si Jan at ang dugo nagkalat na sa kalsada. Naitakbo naman agad ito sa ospital. Nagkataong may dumaang ambulansya at sa emergency room nagising ito at agad nakatawag sa kaibigan. Pre, nandito na ako. Lakasan mo ang loob mo. Ako nang bahala. Wika ng kaibigan ito. Pre, ang bilin ko, wag na wag mong sasabihin na ganito na ang sitwasyon ko. May sulat ako, pre, sa anak ko. Nasa bag ko. Nasa bahay nyo. Salamat, ha. Napakabuti mong kaibigan. At nalagutan na ng hininga itong si Jan. Sa operating room, inihanda na si Carol sa gagawing procedure para sa transplant niya. Pero nag-iikot pa rin ang mga tiyahin nito para sa magdo-donate ng puso kay Carol. Pero bigo ang mga ito at isang tawag na natanggap ng tiyahin ni Carol. Ma'am, balik na po kayo dito sa ospital. May nakuha na po kaming puso para sa pamangkin mo po, saad ng nurse. Salamat po! Diyos ko! Salamat, nurse! Sige, pupunta na kami dyan! Sagot ng tiyahin ni Carol. Naoperahan at ligtas na si Carol. Nagambaga ng kanilang kamag-anak sa side ng mama at papa ni Carol at naisagawa ang lahat. Napakaganda ng resulta kay Carol at nabigyan ito ng panibagong buhay. Nakalabas na si Carol ng ospital at hindi na pumayag ang kanyang mga tiyahin na magsolo pa ito sa bahay nila. Paupa na lang daw ang bahay para may income si Carol. Tiya, sa inyo na ang upa ng bahay. Tiyak, malaki ang binayaran niyo sa ospital. At ang puso ko,
Tiyak napakamahal nito. Ani Carol. Carol, heto. Basahin mo ang isang sulat. Hindi agad namin yan ibinigay sa'yo. Baka mapasama ang puso mo. At ngayon na okay ka na, dapat mo nang malaman ang totoo. Saad ng tiyahin ni Carol. Binasa ni Carol ang laman ng sulat at nagulat siya at halos mahimatay ito sa pagiyak. Anak, patawarin mo ang papa ha. Mahal na mahal kita. Nag-iisa kang anak ko. At alam ko, marami akong pagkukulang sa'yo. Kaya ang puso ko anak, iniaalay ko sa'yo. Para kasama mo ko habang buhay. Mahal na mahal kita anak ko. Pa! Bakit? Diyos ko! Bakit po? Sigaw ni Carol. Nakaagapay naman ang mga tiyahe ni Carol at handa na sila sa reaksyon ng pamangkin nila at maging sila, nag-iyaka na rin. Carol, puso ng papa mo ang gamit mo ngayon. Mahal na mahal ka ng papa mo. At ang mga tiyahe mo sa side ng papa mo, tumulong sa hospital bills mo. Kaya hindi kami nahirapan. Carol, ipagdasal mo ang tatay mo ha. Alam namin, masayang masaya na siya. At mabubuhay ka pa ng matagal na panahon na kasama siya. Wika pa ng tiyahin ni Carol. Salamat pa. Pinapatawad na kita. Sorry po. Pangako, gagamitin ko ang puso mo na may pagmamahal at hindi kita malilimutan. Patawad pa sa mga nasabi ko po. Ani Carol. Nag-aral muli si Carol at may naman ang kanyang papa at ginamit niya ito sa kanyang pag-aaral. Nursing ang course na napili niya at masayang masaya si Carol na hinarap ang bagong buhay niya kasama ang puso ng papa niya.